Kumusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA Updates! Coach Tab Baldwin, papunta na nga ba ng San Miguel Beermen? At Wami Johnson, papunta na ng Barangay Ginebra? At Barangay Ginebra, may bagong tandem! Game changer sa pagre-resume ng Governor's Cup! Sino naman kaya yan? Pag-uusapan natin yan mga chong! Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell at pa-support na rin ng ating Facebook page, The Ballers PH, para updated ka! Coach Tab Baldwin, papunta na nga ba ng San Miguel Beermen? Ito nga si Coach Tab Baldwin mga chong, ang isa sa pinaka-controversial ngayon matapos itong umatras sa Gilas, Pilipinas. Kaya naman, ano nga ba ang plano ni Coach Tab ngayong may gusot ito sa SBP na hawak ng MVP group? Ayon nga sa source ng spin.ph ay ang susunod nga daw para kay Coach Tab ay San Miguel. At nakaabang na nga ngayon itong si Al Francis Chua. Alam naman nating lahat mga chong na matagal na ngang narurumor ang planong pagbabago ng coaching staff ng San Miguel Beermen. Dahil yan sa loaded na nga sa superstar ang kanilang kupunan ay hindi pa rin sila nakakabalik sa finals. Sa ngayon nga mga chong ay hindi nga po pwedeng maging head coach ng San Miguel at ng kahit anong kupunan itong si Coach Tab Baldwin. Pero ayon nga sa ating source ay ang plano nga ngayon ng SMC ay gawing active consultant itong si Coach Tab Baldwin ng San Miguel Beermen. At hindi na nga bago ang ganyan sa PBA dahil ganyan nga ang nangyari noon sa TNT Tropang Giga dahil ang active consultant nila noon ay si Mike Digel. At hindi malayong ganyan din ang mangyayari sa SMB. Pero tingnan natin ang magiging development ng balitang yan sa mga susunod pa na araw. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Wami Johnson, papunta na nga ba ng Barangay Ginebra? Ito ngang si Wami Johnson mga chong, ang isa sa pinakamaganda ang ipinakitang performance last All Filipino Conference. At ang pinakatumatak nga sa ilang PBA fans ay matapos talunin ng Terra Firma Jeep ang San Miguel Beermen at Barangay Ginebra last conference. At ito ngang si Wami Johnson ang pinaka nag-step up sa dalawang pagkapanalo nilang yan dahil sa napakagandang outside shooting nito. Kaya naman, dumami nga ang biglang nagka-interest sa serbisyo ng nasabing gwardya. Inamin nga din ni Coach Tim na pinlano nga nila na makuha noon si Wami Johnson. Hindi nga lang daw yan natuloy dahil hindi nagkasundo sa trade ang Terra Firma at Ginebra Management. At sa ngayon nga ay mas tumaas nga ang chance na makukuha ito ng Barangay Ginebra dahil magiging unrestricted free agent na din si Wami Johnson kapag nag-expire na ang kasalukuyang kontrata nito sa Terra Firma Jeep. Ayon nga sa post ng isang PBA page na ito ay sinasabing Wami Johnson papunta na sa isa sa SMC teams at ang kupunan nga na gustong kumuha dito ay ang Barangay Ginebra. Sa ngayon nga mga chong ay loaded na din ang guard rotation ngayon ng Barangay Ginebra dahil nakuha na nga nila sa unrestricted free agency si John Pinto. Kaya kung kukuhanin pa nila itong si Wami Johnson ay kinakailangan na nga nilang magbawas ng gwardya. Naniniwala ako mga chong na hindi pa ito kukuhanin ng Barangay Ginebra unless ay makipag-trade ng Ginebra Management para magbawas ng players. Kaya tingnan natin ang magiging development ng balitang yan sa mga susunod pa na araw. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Barangay Ginebra, may bagong tandem. Game changer sa pagre-resume ng Governor's Cup. Sino naman kaya yan? Ito nga ang Barangay Ginebra mga chong, ang isa sa pinaka-inaabangan na kupunan ngayon sa PBA, especially ngayong Governor's Cup dahil sila nga ang defending champion at the same time ay nandyan ngang muli ang kanilang resident import na si Justin Brownlee na inaabangan ng mga PBA fans. Pero bukod nga kay Justin Brownlee ay meron ngang bagong aabangan ngayon sa kupunan ni Coach Tim Cone sa pagre-resume ng Governor's Cup sa darating na February 11 dahil meron na nga silang panibagong tandem na kanilang magiging game changer sa pagre-resume ng mga laro.
At ang bagong tandem nga na yan ay itong reliable guard ni Coach Tim Cone na si Scottie Thompson at ang kanilang bagong kabarangay na si John Pinto. Kung matatandaan nyo mga chong, na nakuha nga ng barangay Ginebra itong si John Pinto sa unrestricted free agency nang walang pinapakawala na players. Kaya naka-jackpot talaga dito si Coach Tim Cone sa pagkakadagdag ni Nards Pinto dahil isa nga ito sa pwedeng maging solusyon ng barangay Ginebra sa mga problema ang kinaharap nila noong mga nakalipas na conference. Ito nga si John Pinto mga chong ay isang two-way player. Napakalawak nga ng court vision nito na babagay para sa triangle offense ni Coach Tim Cone. At the same time ay maganda nga din ang depensa ni John Pinto at malaking bagay nga yan para sa barangay Ginebra. Ayon nga sa ating trusted source na malapit sa barangay Ginebra ay ang plano nga ngayon ni Coach Tim Cone ay ibalik ang kanyang 3-guard combination dahil yan nga talaga ang kinakailangan para mapatakbo ng maayos ang triangle offense. At isa nga daw si John Pinto sa pinakamagagamit ni Coach Tim sa pagre-resume ng Governor's Cup dahil ito nga ang pupuno sa iniwanang pwesto ni Stanley Pringle habang nagre-recover ito sa kanyang injury. At ang nakikita nga po pwedeng itandem ni Coach Tim Cone kay John Pinto ay itong kanyang reliable guard na si Scottie Thompson. Sa mga nakalipas nga na laro ng Barangay Ginebra ngayong conference ay nabawasan nga ang minutong inilalaro nitong si Scottie Thompson dahil hindi na nga ito kasama sa starting five ng Barangay Ginebra. Pero kapag ipinapasok naman ito ni Coach Tim Cone ay napakalaki nga ng nagiging impact nito dahil all out nga ito kung maglaro at napakataas nga ng tenacity nito kung saan ay nahawa niya ang kanyang mga teammates dahil sa sipag at pagiging hustle player. Para sa akin mga chong, ay naniniwala akong malaki ang magiging impact ng magiging tandem nitong si Scottie Thompson at John Pinto sa kupunan ni Coach Tim Cone. Dahil ang dalawang nabanggit nga na gwardya ay parehong hustle player at yan nga ang matagal nang kulang na kulang sa kupunan ni Coach Tim Cone. Nandyan si Scottie Thompson na tatrabaho pagdating sa rebounding department at ito namang si John Pinto ang aasahan ni Coach Tim pagdating sa outside shooting dahil bukod sa napakagandang depensa nito ay meron din itong consistent outside shooting na isa sa magiging alas ni Coach Tim sa pagre-resume ng Governor's Cup. Ayon pa rin sa ating source ay maganda nga daw ang nagiging practice ng Barangay Ginebra at handa na para sa pagbabalik ng mga laro. Pero ang pinakamaganda nga daw ang ipinapakitang performance sa kanilang team practice ay itong bagong tandem ni Coach Tim na si Scottie Thompson at John Pinto. Kaya looking forward nga ngayon si Coach Tim at excited nang makitang maglaro ng sabay ang kanyang dalawang bagong tandem. Para sa akin mga chong, ay naniniwala akong ang bagong tandem na yan ni Coach Tim Cone ang pinakamagiging game changer ngayong Governor's Cup. Dahil paniguradong gagamitin niyang panggulat ni Coach Tim lalo na pagdating ng PBA playoffs. Ano sa tingin niyo mga chong, agree ka ba na ang tandem ni Scottie Thompson at John Pinto ang magiging game changer ng Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin mga chong. Huwag kalimutan mag-like, comment and subscribe at pa-support na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka sa mga PBA updates natin. At hanggang dito lang, hanggang sa muli mga chong. Santo Mas!